Any question? How will the SIM card registration, how will that harm the CPP, NPA, NDF? Ay, mabubulgar sila at mabubunyag. Mm. Sapagkat ang pamamaraan sa extortion, ma'am, is ginagamitan niya ng SIM. Mm. At ang kaya pala, pag may mga raids, ang dami nakukuhang telepono. Correct. No? Napakarami, tsaka mga SIM cards. Agree. Yeah. So ang mga registration ng SIM na ito, ma'am, will now expose the personalities in our behind sa paggamit ng SIM. Yeah. Kasi may kaparusahan pa lang, ngayon ko lang nalaman, may kulong at may kaparusahan yata na 500,000 na penalty kapag fake registration ang gagawin mo. And I think 2 or 3 years na pagkakulong. So ano, no? Parang it's really beautiful what's happening now that talagang lumiliit ang mundo nila Raul Manuel at ng CPP, NPA, NDF. Ayun. No? Talagang dumating na talaga yung araw nila. No? Mm-hmm. That's wonderful, Eric. And what else? At pangalawa, ma'am, ang mga scammers. Kasama din dyan. Ang CPP, NPA, scammers, NDF, sila scammers. Yun. Sila yun. Number one, scammer yan. Yung mga yan. Mga kutongero. Magnanakaw. At mga magre-recruit ng kabataan para gawing NPA. Sige sila sigaw-sigaw, Marcos, magnanakaw. Pero sila pinakamalaking magnanakaw sa Pilipinas. Totoo. At sa buong mundo. Mga magnanakaw yan, sila Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Bros. Mga magnanakaw, yung at mga yan. At hindi lang pera ang nawawala sa pundo ng mamamayan na ginagamit. Yes. Hindi nila ma-explain, Ma'am Lorraine. Ang nawawala, buhay ng kabataan. Yeah. Ang pinakamalaking pagnanakaw nila ay pagnanakaw ng buhay ng kabataang Pilipino at pagnanakaw ng kapayapaan at demokrasya ng bansang Pilipinas. They have also stolen our bright future as a country. That's it. No? That's it. We've been left behind because of this terrorist organization na talagang niyurak talaga yung all our efforts at really moving forward with the world, no? Tama. And talagang napag-iwanan tayo dahil nandito. So it's very clear, no? Kailangan tapusin na natin ito. Agree ako and dyan. This is one of those ways of doing it, no? At may isa pa pala, ma'am, na binanggit si Secretary Remolla in connection with this Brother Franco na update. Sabi niya, non-negotiable yan para sa government ang anti-terrorism law. Yeah. We cannot bend our laws just because nagre-reklamo ang mga members of the parliament na ito. Yeah, that's why, no, really mabuhay talaga ang Marcos administration. Yeah. Very, very happy. At ang kanyang naitalaga na Secretary of Justice, deserving of the respect for whatever controversies na ibinabato sa kanya. Yes. Labas po kami doon. Ang sa amin ay kung saan ang tama at ang totoong paninindigan niya, doon kami magpipraise. And, Eric, all those controversies, sinasakyan din ng CPP yan. Of course. Because they know that this is a justice secretary who's very serious also about ending the CPP, NPA, NDF na talagang salot sa Pilipinas. Agree. So, they'll like with Pastor, no, like with all of us here, we know that. We know that kind of game na talagang bababuyin ka and everything. Pero what will really matter is that you just keep moving forward. Yeah. Like Pastor, move forward. And on our part, ma'am, we will address once and for all ito dito, Brother Frank. Director General Bantag, siya ang pinaka-controversial na kabangga ni Secretary of Justice right now. Director General Bantag must have his day in court also. Yes. In fairness to the man. And so the Secretary of Justice cannot judge him also. But the Secretary of Justice, function niya, ang mag-investigate ang kanyang opisina at agency and then file the case, let the court rule kung tama o mali ang kanilang pag-file ng kaso. And dapat bigyan din ng day in court si Director General Bantag. At sana tama na yung bangayang personal. Kasi hindi na nakakatulong sa government. Ang sumasakay kasi doon at nang bababoy ay ang CPP, NPA, NDF na mga trolls. Pati kasama nila din dyan yung ABS-CBN. Mm. Kasi syempre si Secretary Remolla, when he was in Congress, he was one of those who led the refusal of the granting of the franchise. No? And I think the hindi renewal. Naman, hindi kino-curtail ng DOJ. No. Ang karapatan ni Director General Bantag to answer the allegations, submit counter-affidavit, be represented by counsel, and have a day in court. It's ano... Which are not being granted to Pastor Kibuloy. Pastor Ibay. Yes, correct. Dito kay Director General Bantag, Ma'am Lorraine, for whatever reason he may have, sa kanyang banggaan kay Secretary Remolla, we respect that. You are the one here being accused of a very serious crime. But kami naninindigan din sa iyo, Director General Bantag, you must be given the day in court. Yeah. And the DOJ, we think, should also observe that kind of right that is afforded for every individual in the context of fundamental rights to due process and equal protection of law. The thing kasi, no, Eric and Franco,
when you have a CPP, CPP, NPA, NDF infiltrated media, they really muddy the waters. Yun. So that hindi mo na makita kung ano yung totoong issue para talagang ano yung kuyog na ginagawa nila, di ba? So we would like to ano rebuild our country with a media that's really more responsible and more professional and ethical. Correct. So that when you talk about these issues, hindi kayo nang bababoy. Huwag nating pagsabungin po si Director General Bantag at si Secretary of Justice. Huwag nating pagsabungin po ang mga agencies of government na ito. Pero magkaibang kaso yun ha. Kung ang namumuno ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, like si Clarita Carlos, ay kanyang nilulumpo ang isang mission program ng government. That's the reason na pinupuna natin siya. Magkaibang konteksto yon sa DOJ and Secretary Remulla and Director Bantag na konflikto. Ito, hanggat nandyan ang incompetent, walang capability, hindi nakikinig na i-improve ang mission program ng NTFL-CAC para tapusin ang totoong kalaban ng gobyerno, the way it is happening right now with Clarita Carlos, deserve ng mamamayang Pilipino na manawagan na siya ay mag-exercise ng tinatawag na etiquette and delicadeza in public service. And what is that? Tender resignation immediately, spare the president from the burden of explaining his decision about you, and give the president the time to properly and correctly put competent and deserving leaders na ang pinaka-mission program na kanyang gustong gawin, tapusin ang salot ng CPP, NPA, NDF at maging mapayapa at maunlad ang bansang Pilipinas upang gapiin ito sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict for 6 months na. Walang halos na gawa na matinong pamumuno. Magkaibang bagay yon, Brother Franco. Eric and Franco, I take a more strident view against Clarita Carlos, no. Ang liwanag kasi no na sino ba yung kalaban ng gobyerno? Number one, ang CPP. Bakit? Kasi ang goal niya talaga pabagsakin ang gobyerno. Agree. 'Di ba? So dapat ang sumasagot dito ay ang NTFL, kaya ng task force, no? Yes. And I know that because I was part of the NTFL from the very start, at ang sumasagot diyan ay ang strategic communications cluster ng NTFL na pinatahimik ni Clarita Carlos, no? As in gag order. Yan ang order niya. Ayaw niya na may nagsasalita. Yes. Magbibigay sila ng ano ng statement na ganito kahaba, tatanggalin niya at ang matitira ganito na lang. One paragraph. No, while you're trying to win over people to your side because that's the job of the Stratcom, ayaw niya. Gusto niya tahimik and she cannot even come out with a spokesperson. She cannot manage that. So apart from the fact that she's woefully incompetent, I really think that she is really betraying the president already. Ibulgar na natin. From the trust that the president has fully given her. Ibulgar na natin. Brother Franco, ibulgar na natin. Ibulgar na natin. Bakit di mo ma-explain, Clarita Carlos? Ma'am, totoo ba itong tanong ng taong bayan? Ilang beses ka na nakipagpulong sa mga CPP operatives kagaya ni Lou Bailoses. Lou Rocky Bailoses, asawa ni Rafael Bailoses, mga Central Committee operatives ng CPP, NPA, NDF, kina Fede Slim at kina Judy Tagiwalo. Itong mga personalidad na ito ay mga kaibigan at ka-berks mo ng matagal na dyan nang nandyan ka pa sa UP. Ilang beses mo silang nakakausap at hindi mo ito inire-reveal. Ano ba ang inyong pinag-uusapan at ano bang agenda mo sa kanila? Pero hindi ka nakikipag-usap at nakikipag-meeting sa mga dapat mong kinausap like Secretary Esperon, Secretary Anyo, Secretary Galvez, yung mga matitino at mga maayos na core leaders. Former cadres. Mga former cadres na totoong nakakaalam ng problemang ito. Yeah. Including si former Director General Alex Paul Monteagudo ng National Intelligence Coordinating Agency. Why can't you have a meeting with them? Gusto niya CPP ang committee niya. Ang committee niya, mga CPP. Iyan po ay legitimate questions on you. Kaya, Brother Franco, tama lang yung tanong ng SMNI sa kanya. Kanino ka kampi? Kay Pastor to na tanong. Kanino ka ba kampi sa interes ng CPP, NPA, NDF para sila ay tumagal pa at magpatuloy sa pagwasak sa ating bayan? O dapat mong kinakampihan ang pamahalaan, ang taong bayan at ang buong Republika ng Pilipinas? Bakit sinabi mong bawal ang yung red tagging, hindi na dapat ginagawa yan? Propaganda. Propaganda ng CPP, NPA, NDF, binibit-bit mo. Lumalabas sa bibig ng NSA, propaganda ng CPP. Yan ang problema sa'yo. At saan niya ginawa, ma'am? Kasama, taharap niya ang mga business leaders. Yeah. Brother Franco, sila Ed Chua, di ba, pang grupo. Yeah. Brother Franco. Yun nga ka, Eric. I think what I see here, ma'am Noreen and ka, Eric, these people who are in the government that have other intentions sa ating... take them out. They will not gonna last long. Tana. Kasi nakita ko naman ka, Eric, ang ating Pangulo. Yeah. He cannot like right away, di ba?
Pero we have seen already, napatunayan niya na yan sa kanyang ES, Executive Secretary. Yeah. Oh, tinanggal niya. We have proven niya. That he had a stand for the for righteousness. Tama. He don't really stand against something that is not against the government. Not just kay ES. It's already proven, not just from ES. Ang iyang Presidential Management Staff Chief, wala na ngayon. Wala na, di ba? Si Ang Ping. Yeah, di ba? So you can stand for righteousness. Yeah, I know. And it's not gonna last long. Ito nakikita natin. Because through also, I think, Pastor, for this program, that through also SM&I, through this Laban Kasama Ang Bayan, we have exposing these people who are really like anay, kumbaga, mga termites sa loob sa ng ating loob ng pamahalaan. And through that, nakita natin and we have seen the changes that are happening sa ating bansa. Agree. You know what? I find it abominable that you have a national security advisor whose interest no is just to travel, junket, no, and right away no a Dodge Ram. I mean, this is something that's really abominable to me. Yeah. At ano ba yung ginagawa niya dyan sa mga travels niya na yan? And she travels business class, which is fine because she's already a secretary, but her entire staff travels business class. Walang kahihiyan, walang delikadesa. And I heard that siya pa talaga yung nagpo-push ng mga biyahe na yan, no? And for what, she cannot even give a very clear reason why. But that's not the way to be a public servant. Right. The way to be a public servant is to be very conscious. Very humble. Very, very conscious about the way you're spending people's money because it is not your money. Mm. Nagtatanong sila, ma'am, ano bang abominable? Nakakapanggigil na galit. Yeah. Kari-mari-marim. Ang tingin mo sa isang pwesto ay isang paraan para ikaw ay yumaman at para maglakwatsa-lakwatsa ka. Yeah. Hindi. Ang pagiging public servant ay magsisilbi ka sa taong bayan. Right. Ang ibig sabihin nun, talagang magsasakripisyo ka. Mm. Di ba? Ma'am, mabuti na lang, hindi pinayagan ang kanyang US travel na naman, Brother Franco, for the second time. Tatalunin pa niya si Pangulong Bongbong Marcos, who is the head of state and head of the republic. Ma'am Lorraine, ito rin ang binanggit ni Secretary Remulla. Itong komentaryo ng komentaryo kay Pastor na dating CPP-NPA operative na si Terry Ridon, sinipa ito at itinanggal ni Pangulong Duterte sa undersecretary level. Sa anti-poverty. Sa National Anti-Poverty Commission. Sa Presidential Commission for the Urban Poor. Travel siya ng travel, sinipa ni Pangulong Duterte sa gabinete sapagkat gastos ng pera. Yeah. At hindi na kailangan. Ang kakapal ng mga mukha ng CPP. Tapos komentaryo sa nagkomentaryo kay Pastor Kimola. Yeah. Nagmamalinis pero grabe yung mga yan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga yan. In fact, ngayon yan sila bungot. Pag pumupunta yan sa Geneva, no? O kaya kahit sa UN, sa New York, gusto nila, sinusundo sila sa airport, gusto nila red carpet treatment, gusto nila na pagpunta nila ng UN ay may talagang may limousine sila, may sasakyan sila, tapos pupunta doon sa UN at sisiraan ang Pilipinas. Napakawalang hiya ng mga yan. That's the term. Napakawalang hiya ang ginagawa, ang kakapal ng muka. Before the break, ang description sa mga taong ito, Franz Castro, si Boy Bungot Sarate, si Colmenares, itong si Raul Manuel, maliban na Bulati Dancer. Terry Ridon. At ang grupo nila, ang sa sobrang kapal ng mukha na at balat sa mukha nila, Brother Franco, kapag daw hiniwa ng Blade Lunes, Biyernes pa magdurugo. Ay, naku, itakang ginagamit dyan kaya. There's really no reason talaga na ang Pilipino ay we're going to take it pa. Hindi correct. Na. Tapusin na natin ito. Talagang magkapit-bisig tayo dito. Kaya kami dito nagpapasalamat, yes. No? At nagpapasalamat kami kung wala ang SM&I. Agree. Kung hindi tayo binigyan ni Pastor Kiboloy nito. Wala. He approached us, 2021, was it, Eric? And I even said no to it kasi akala ko magbabayad ang NTFL ka. Walang pera, libre. Bawal yun sa gobyerno, no? Yun pala, libre, no? And at tayo pang bibigyan niya ng allowance. No? And then pa, no? What happened is, no? Biglang nagkaroon ng Clarita Carlos, di ba? Yeah. So this is the only thing that we have right now. Correct. Eventually, we're hoping that the NTF-LCAC will be revived, no? Agree. Kasi everybody, ground commanders, everybody, local chiefs will say, ito. This is the game changer. Pero nilumpo ito ni Clarita Carlos na kaibigan ng CPP, NPA, NDF. I am saying we that submit outright. That
We submit to that opinion. Brother Franco? Yes. Dahil dyan, Ma'am Lorraine, naka-Eric. Good morning, Clarita Carlos. This is the way to be a public servant. Grabe, ang kapinya naman ito. Yeah. Ma'am Lorraine, medyo abante tayo ng konti. Okay. At break mo muna tayo at magbabalik po ang Laban Kasama Ang Bayan. Mga kapartner, alam naming hindi ninyo hahayaan na malinlang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan sa kamay ng mga salot ng lipunan. Para tuloy-tuloy ang ating Laban Kasama Ang Bayan, subscribe na sa aming Facebook at YouTube channel, Laban Kasama Ang Bayan. O di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com/smninews.